Good morning, I Believe! Happy Sunday! Woo! Para sa unang hirit natin ngayong Sunday. Sisimulan na agad natin sa Pasiklaban at Pagalingan dito sa Prove It to Believe It. Makikita nyo sa harap ang may tatlong cup. Okay, na may buhangin sa loob. Isa dyan ay mayroong toothpick. Ang isa dyan ay mayroong tissue. At isa dyan ay may marbles. Okay. Okay. So, ang tanong ko sa inyo, alin sa tatlong materials na ito ang makakatulong sa buhangin or ang sand na tumibay at hindi agad gumuho? Gina ba kayo? Gina! Okay. Ready, set, go! Paper cup. Use the paper cups. Pataasan. Ay? Oh. Okay. And 5, 4, 3, 2, 1, and time is up! Parang wala namang makaangat. Okay, babalikan natin yan mga iBelievers. Dito lang sa Prove It to Believe It. iBelievers, mamangha, matuto, at mag-enjoy sa mga hinanda naming sorpresa ngayong Sunday morning. Paano patitibayin ang kastilyong buhangin? Kaya mo ba ang kumaripas sa daang madulas? Masunurin na gintong itlog, lumulutang, at lumulubog? Beat the heat gamit ang pamaypay na made of paper and sticks. I-drawing nyo ang figure na ito, okay, nang hindi inaangat ang marker at hindi inuulit ang linya. Abangan lahat yan dito sa I Believe, because I believe that science is fun for everyone. Mga iBelievers, ibubuhos namin ang nag-uumapaw na saya ng science kasama ang mga sparkada dito sa Believable! Believers? Yes, at nandito kami uli sa Lulhetas, Antipolo City! Woo! Dito ay magkakasubukan na kami ng bilis! At galing sa pag-iigib? Huh? Ito ang Believable Slide F4! Aba, taas ng energy niyo ha? At dahil mukhang handa-handa na kayo, ito ang gagawin niyo. Dalawang team ang mag-uunahan para mapuno ang baso sa harap. One at a time. Bawat player ay maglalagay ng inumin sa hawak nilang baso at saka magsaslide papunta sa harap kung saan isasali nila ang inumin. Kapag napuno na ang baso sa harap, kailangan itong inumin ng next team member. Ang una makaubos ng inumin ang mananalo. Gina ba kayo? Blue team and red team? Sure na sure ang team blue! Ready to fight ang team red! Believable, slide and pour, let's go! Magsaslide papunta sa harap, papunta sa harap, papunta sa harap, kung saan isasali nila ang inumin. Uy, bakit ang lakas? Bakit ang slide? Go drink it, Jimmy! Hey, faster! Kita naman po yata ang nanalo. Sino nga ba ang nanalo? Sa challenge na ito,
Ang goal ay mapuno ang isang baso sa pamamagitan ng pag-transfer mula sa ibang container. Pero ang challenge dito ay kung paano mapanatili ang liquid sa loob ng baso habang tumatakbo at nagpapadulas ang mga players. Ang liquid sa baso ay hindi natatapon dahil sa combination ng surface tension, air pressure sa paligid at gravity. Pero sa pag-alog ng baso sa iba't ibang direction, nagiging unstable ito at tumatapon. Tumatapon din ito sa bigla ang pagtigil o pag-slow down ng player dahil nabibuild ang momentum habang nagpapadulas. Kaya ang sikreto sa challenge na ito ay hindi sa bilis, kung hindi sa control ng dami ng liquid na maisasalin sa baso. I believe! Salamat, Kuya Chris, sa yung pala science sa challenge natin. Nag-enjoy na tayo! May natutunan pa tayo! Yeah! Yes! Tama ka, John! Dapat pala scientific ang approach para manalo! Yeah! Yeah! Kaya, for more science experiment and challenge, tumutok lang dito sa... I Believe! Guys, tingnan niyo to. Oh. Gintong itlog! Oo nga! Yan ba yung tinatawag na half century egg? Hindi. Ito ang mahiwagang masunuring itlog. Okay, get one egg each. Oh, kayo na ang pumili ng itlog. Okay. Inyo? Pick one. Pick one. Okay, James? Tapos? Okay. At Zaira? Okay, marker for you. Lagay mo sa itlog mo ay sink. Sink. Sa'yo, Kuya Rod, float. Float! Sulat niya ang word na sink and float. Yes. At dahil masunurin itong mga gintong itlog, kung ano ang sinulat ninyo, yan ang gagawin niya. What? Talaga, ha? Okay, try natin. Sige. Okay, Ate Shaira. Sa akin, lulubog. Ano sa'yo? Sink? Sink. Lubog. Tingnan natin. Okay, one, two, three. So, pong. Ay! Ay! Sink nga! Sink nga! Sink? Ito! Tingnan natin. Okay, Kuya Rod. Okay. Float! Wow! Masunurin nga! Sabi ko sa'yo, masunurin yung gitong itlog, oh. Okay. Eh, hindi lang yan, Kuya James. Yung napili mong itlog na walang sulat, ilagay mo naman dito sa pangatlong baso natin. Tingnan natin. Anong mangyayari kaya? Ano kaya mangyayari? Oh! Uy! Oh, anong nangyari? Lumutang. Lumutang. Tingnan natin, ha? Bubuhusan ko ng tubig. Ay! Kuya James, tingnan natin ang iyong egg kung ano ang balak niyang gawin. Anong gusto mo gawin niya? Ako gusto... Tumalon! Gusto ko lumutang siya pero sa gitna lang. Ha? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ewan ko. Sa akin, lumubog. Yung kay Kuya Rod, lumutang. Kay Kuya James? Parang imposible yata yun. Sa gitna? Oh. Gusto ko sa gitna lang. Hala! Wow! Nag-stay nga sa gitna! Nag-stay siya sa middle! Huwag kang lulubog. Guli ko! Paano nangyari yun? It's time to find out kung magkapareho ba sila. Sige, basagin nyo ng inyong mga okay. Golden eggs. Oh! Whoa! Yeah. Ayaw nga, ano? Oh. Ano? Hala! Raw egg ano? Nga siya! Ilaw nga na itlog! As you can see, lahat yan ay itlog na hindi luto. Wow! So, ibig sabihin, magical yung mga itlog mo, Chris! Well... Sige na nga, aaminin ko na ang sikreto. Hindi naman talaga magical yung mga itlog. Okay? The secret lies in these liquids na nasa lalagyan natin. Paano nangyari yun, Kuya Chris? Sa science, ang density ay ang sukat ng mass ng isang bagay sa loob ng isang space. Kumbaga, kung gaano kasiksik ang mga molecules nito. Magkakaiba ang density ng mga bagay dahil sa pagkakaiba ng ayos ng mga molecules nito. Sa experiment, ang liquid sa loob ng baso ay magkakaiba ng density dahil sa added na substance. At ito, ang salt. Sa baso na mas madaming salt ay mas mataas ang density. At dahil dito, occupied ng molecules ng salt ang space sa pagitan ng liquid sa baso. Ito ang dahilan kung bakit lumutang ang itlog imbis na lumubog. Samantala, ang baso na walang additional salt molecules ay lumubog ang itlog dahil less dense ang liquid nito. May space pa ang itlog sa lower part ng baso at maluwag pa ang ayos ng molecules nito. Ang pangatlong baso naman ay may salt, kaya nang nilagay ang itlog ay hindi ito lumubog.
pero nanglagyan ito ng additional liquid na walang halong salt, ay nanatili ang itlog sa gitna. Yan ay dahil magkaiba ng density ang liquid sa baba at taas ng baso. At dahil hindi naman nagpalit ang density ng itlog, nagstay ito sa gitna. Hindi ito lumubog at hindi din dumutang. Sa madaling salita, mas magaan ang density ng itlog sa liquid sa baba ng baso. At mas mabigat naman ang density nito sa bagong salin na liquid. I believe! Mga believers, nagbabalik ang pasiklaban at pagalingan sa science. Ito ang Prove It to Believe It. And ang question of the week natin ay ano sa mga susunod na materyales ang makakatulong sa buhangin para tumibay? Marbles, Colin. Toothpick or tissue? Okay, so sabi ko kanina before tayo nag-break, ang una makakasagot ang makakagawa ng pinakamataas na tower and Kuya James, Kuya Rodfield, medyo may umangat ng konde, pero I think ang tallest ay kay Ate Shaira. At dahil dyan, you get to go first, Ate Shaira. Ano na lang ako? Toothpick. 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 Ang purple na cup ay may lamang buhangin sa loob na may kasamang toothpick. At uy, ano kaya? Mukhang hindi siya buo eh. Hindi siya buo. Meron tayong plato at dumbbell. What? Na 3 pounds para subukan kung gaano katibay. Sa plato pa lang, parang gumubuo na. I'm sorry, but toothpick is not the right answer. Kuya Rodville, dahil ikaw ay ang second tallest, you get to pick. Yung orange. Orange marble. Is marble. Ayan, sakto. Orange is marble. Ooh, buo siya. Hoy! Hey, may chance, may chance. Alamin natin. At dahil sila ay nakamali. Alam po yung tamang sagot. Ito ay tissue. Tissue! Wala naman sila tissue pag basa eh. Lagay mo na yung ano, yung weights na may ano. Ano ba? Kasama yung ano, yung... Uy! Stable na siya. Oh, eh, dyan palang panalo na. Pero tingnan natin kung kakayanin niya. 3-pound na dumbbell. Mabigat din to, ha? And... na dumbbells. Ang buhangin ay granular material na gawa sa pinong-pinong mineral particles. Dahil dito, ito ay hindi matibay. Ito ay umaasa lang sa internal friction for support. Ngunit kapag ito ay ginamitan ng kahit konting reinforcements, pinapatibay nito ang buhangin. Sa experiment na ito, ang effective na reinforcement sa buhangin ay ang tissue papers. Dahil mas flexible ang tissue compared sa marbles at toothpick, mas nakatulong ito sa pag-confine ng pressure sa sand. Sa madaling salita, mas naging siksik ito at mas mahirap paguhuin. Ganyan din ang prosesong ginagawa sa tuwing nagtatayo ng mga establishment na ginamitan ng semento, tulad ng mga bahay, buildings, kalye at tulay. I believe! Mga I-Believers, tag-init na naman. At ito talaga yung panahon na talagang lagi kang pawisan, di ba? Pero alam nyo, pwede nating maiwasan yan. Kaya naman ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng watermelon fan. At ito lang ang ating mga kailangan. Meron tayo ditong colored papers. Meron din tayo ditong dalawang popsicle sticks. Glue. Markers. Scissors. At tape. At una natin gagawin ito. Kailangan yung gumawa ng 4 na pirasong 1/2 lengthwise. So, meron din tayong ditong 4 na lengthwise na tig 1 inch na color green paper. At meron tayong 8 color white naman paper. So, ayan. Tapos, ang una natin gagawin, ito, kunin nyo tong
red and green. Ito, gamit ang glue. Ito ay ididikit natin dito sa gitna nila. Gamit itong marker, dodrawingan nyo ngayon to. Ang next step natin ay ifo-fold natin. So, tansyahin nyo na lang. Tapos, pakabila hanggang dulo. Hanggang dulo ay believers. Tapos, kailangan nyong gumawa ng apat na ganito. Ayan. So, meron na tayo dito. Pagkatapos, iti-tape natin itong dulo. So, ayan, dikit-dikit na sila, di ba? Ngayon, itong mga popsicle sticks natin, ididikit naman natin dito sa dulo part. Tapos, ayan na! Oh, di ba? Ang cute! Pwede din kayong gumawa ng iba't ibang design na gusto ninyo. At ito, para sa akin, ito ang number one fan ko. I believe! I believers, oras na para i-exercise ang utak. Ito ang Brain Candler! At ito ang challenge, okay? Ano yan? I-drawing nyo ang figure na ito, okay? Nang hindi inaangat ang marker at hindi inuulit ang linya. Who wants to go? Ako na. Na. Tingin ko, tuturuan pa kayo eh. Ito. Okay. Ganyan lang yan eh, oh. Okay. Oh. Okay. Okay. Oh my. Ano na yan? Lumagpas. Mm-hmm. Kailangan ba hindi tumama? Pwede tumama, pero bawal malandaanan ng same line twice. Ha? Talaga ba? Yeah, pwede yan. Okay. I think. Mali na. Hindi, tama. Very good. Very good. Very good. Very good. Nice! Yeah! Napakadali lang pala ng challenge madali ko ngayon. Madali lang pala. Next time, eh, pahirapan ko na ng konti. Level 1 pa lang. Oh, na. Kayo ba, I believers, nakuha niya ba ang tamang sagot? Tulad ng Kuya Rodwell. Yeah! Okay, hindi ko na kailangan pakita. Actually, meron akong second solution. Okay. Ano? Ah, dito. Pagsus. Hindi pa lang. Sabaw na. Okay. All right! So two solutions for our brain bender. Salamat guys, I believers. We'll see you again next week. Dito lang sa pinakamasayang Sunday morning tambayan. Ito ang I Believe! Happy Sunday guys!